Senyoritas y senyoritos, marami sa inyo nagtatanong kung ano na bang latest, Mr. Vlogcaster, yung sa ICC case naman, kasi parati kayong naglalagay ng comment na ICC come in, ICC kunin na sila, or President Bongbong Marcos, ibigay mo na sila, former President Duterte sa ICC. Kasama na si Vice President Sara Duterte at si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo at yung iba pa mga enablers nila sa pagpatay di umano dyan sa 30,000 katao na mostly inosente at mostly mga bata. Kaya pinailan sila ng kinasuhan sila for committing crime against humanity with this killings. So marami sa inyo nagtatanong, ano ba talaga? Ano na ba nangyari? Baka patay na yung kaso na yan. So meron po tayo update. And this is from the side of the groups. Remember po, kahit hindi nag-cooperate yung gobyerno, maraming mga relatives ng mga biktima ang aggressively lumalaban. Kaya hindi pwede patayin nila itong issue or i-fix nila or suhulan nila yung mga complainants. Hindi po. By the thousands rin po ito. At sabi nga ng Philippine Human Rights Information Center o PhilRights, dahil daw sa desisyon ng International Criminal Court to pursue this case, dahil meron nga talaga probable cause o meron sila nakikitang ebidensya na President Duterte really ordered the killing of 30,000 Filipinos. So, at dahil na-rule na rin yung ICC yung issue about, although they did not tackle it in a specific points, but in the general manner, they tackled about the jurisdiction issue where they say na since the crime were committed, bago inalis tayo ni Duterte dyan sa membership ng ICC, because he committed it when we were still with the ICC, starting from the time he was mayor of Davao and until the time he was president of the Philippines, then covered pa siya. I think 2019 lang tayo umalis sa ICC per order of President Duterte, pero former President Duterte, pero the extrajudicial killing started happening in 2017 or shortly a year after he came to power. So because of this major decision and also yung mga ibang developments like America deciding to cooperate with the ICC, nakikita na ng mga ng PhilRight at iba pang grupo na tumutulong sa mga pamilyang Pilipino na or survivors of the of this deadly campaign, yung mga relative ng mga tinorture at pinatay, maraming lumalantat ng mga pamilya to come forward kasi noon natatakot sila, lalo na sa time ni Duterte, at hindi sila gaano lumantad nung kahit pumasok na si Marcos, because they see Marcos and the DOJ and the PNP to be protecting Duterte pa rin. Pero ngayon nakikita nila na kahit ganyan ang attitude ni Marcos, lumalakas ang kaso nila dahil sa desisyon ng International Criminal Court to pursue it. Ibig sabihin may kaso talaga. And secondly, dahil naghugas kamay na ang Marcos government through the SolGen, through the Solicitor General, the DOJ, and also President Marcos. Ayaw na ni President Marcos. He doesn't want anything to have to do with it. Although, like we blogged earlier, pumalag dito yung kampo ni Duterte. Dapat daw, hindi daw kaagad binitawan yung kaso. Nilaglag sila. Binitawan yung kaso. So ngayon, lumakas ang loob na mga biktima, yung mga living victims, kasi yung iba sa kanila nagwitness talaga paano
pinalabas sila ng bahay, and then dinala sa kwarto yung tatay ba o yung kapatid ba, and then doon binaril, ganon. So mga witness ito eh. Kaya very 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 crucial kung mag-cooperate na sila. And the July 18 decision ng ICC to ICC judges to dismiss yung apela ng Philippine government na humihingi na tayo na lang ha mag-imbestiga sa kaso ay nagpalakas ng loob. nagpalakas ng loob ng mga biktima. At sabi nga itong ni Philippine Human Rights Information Center Executive Director Nimia Pimentel Simbulan, the ICC chamber decision emboldened families to really pursue more justice seeking activities. So mas willing na sila na gumawa ng hakbang para magbigay ebidensya, magtestify sa ngayon naman kasi by pwede ka na pwede nang kunin yung testimony mo by video o by Zoom, ganon. So mas willing na sila gumawa niyan to testify na nangyari talaga yung killing of 31 mostly innocent, 37,000 to 30,000 mostly innocent people, dahil nga tulad ng na-report na natin earlier, motivated sila, syempre pressured sila by Malacañang, by President Duterte, na nakita na natin yung mga repeated speeches niya ordering them to kill. And then kasi kahit yun gagawin yung katibayan ng ICC. And then at saka ng mga biktima. And then yung pressure din yung mga police to kill because of the quota system. Binibigyan sila ng quota. And then the reward system na yung mga police can receive 40,000 for users na pinatay nila, 1 million for street level pushers, or 5 million per head sa mga big time pusher. Kaya kahit hindi user, hindi pusher, pinipilit nila ilabas sa mga report na pusher nga. Kaya parang naduling na yung mga pulis sa pera. Kaya habang hindi pa sila nung time before ni Duterte, hindi pa protector at pusher yung mga 1,000 police general and colonels, instantly naging kwan sila, naging drug protectors and pushers, drug lord protectors and pushers, motivated by money and by the promotion. Kasi puwera sa binibigyan sila ng pera, pinopromote sila. So pag-promote ka, mataas ang sweldo mo kaagad. So kasama yun, automatic yun, matik yun sa promotion. Kaya parang nagwala yung police to carry out these killings. So kaya sabi ng Philwright, all of this will come out in the open kung mas maraming magte-testify on all these killings. Although ang police kine-claim 6,252 lang, pero still malaki na rin ito. Hindi pa nga ito na nabibilang yung 200 daw na pinatay sa Davao when di umano, when President Duterte was mayor. At saka guys, by the way, kayo tuwing I mention President Duterte, nagagalit kayo. Ay, hindi na yung presidente, bakit? Guys, ganito yan ha. Wherever you go or anywhere in the world, once a president is always a president. You always address him as president. So, out of respect, not to the person but to the office. So, pagbigyan nyo na ako kung from time to time, ginagamit ko pa rin president. Although, alam naman natin lahat, ex-president. So, sabi pa ng Philwright, na masaya rin sila na yung mga gusto pa lumantad dahil nakita nila yung mga lumantad na at nag-file ng kaso, lalo na dito sa kaso ni 17-year-old Kilos Akian de los Santos, Carl Angelo Arnaiz, and Reynaldo Culot de Guzman, nanalo ang mga complainant sa korte. Ibig sabihin, nakita rin ng korte na may katibayan talaga na hindi sila mga addict, hindi sila mga pusher, pero pinalabas sila na addict at pusher
para sa pera, para makolekta nila yung pera at saka makakuota sila. So, sabi ni ng Pillright, nakikita na doon mga biktima na may chance yung mga kaso nila na makakuha sila ng hustisya. Sabi nga ng Pillright, this is what we see as the remaining avenue for justice to be given to them to address the injustice that was committed against their families. So kumbaga, nakita nila na kahit wala silang tiwala sa mga korte, kahit wala silang tiwala sa mga pulis, natutulungan sila sa kaso sa korte, pero nakikita nila at nabubuhayan nila sila sa ginagawa ng International Criminal Court na hinahabol pa rin itong issue. So that is a good news and that is a good development. So don't worry guys, tuloy-tuloy pa rin natin. That is our latest on the issue of the International Criminal Court case na pinail kay President Duterte et al. So please share this to those who are following up on this issue and of course share this to families na nagdadala biktima ng mga EJ case na nagdadalang isip pa whether to seek justice for their relatives. And also please ask them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel dahil we will not let go of this issue. So thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.